mahiwagang alamat ni Papa Carlo! Ang alamat ng batang may sungay! Isang araw may isinilang sa Davao! Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ito ay August 8. Loko to. 1982. Loko to. 19, pinatanda mo ako. 1982 August 8 sa Davao. Occidental ba? Ha? Oriental. Sa Samal Island, basta doon. Sa Samal Island. Sinilang ang batang lalaki. May sungay. Simula nung tinawag siyang Papa Carlo. Loko to ah. 1989 lang ako. Merong isang batang lalaki na nangangalang Juanito. Ah, binaliktad ah. Loko ah. Si Juanito ay kilala sa kanilang bayan bilang Pilyo. Pinakamasawa, pinakapasaway na bata. Lagi siyang naglalaro ng mga kalokohan sa kanyang mga kaibigan, mapangasar sa kapwa bata at hindi sumusunod sa kanyang mga magulang. Ano pangalan? Juanito! Uy! Si Juanito! Mapalakit! Sinungaling! Pasaway, pasaway, pasaway! Kumaway, kumaway, kumaway! Lahat ng pasaway. At isang araw, habang naglalaro si Juanito sa kakahuyan, merong isang matandang kalabaw! Wala nang paligoy-ligoy, nagpakita ng matandang kalabaw. Babae! Isa siyang engkantada, Papa Jepoy, na nagmamasid sa masamang ugali ni Juanito. At sinabi ng matanda sa kanya, Juanito, dahil sa iyong masamang pag-uugali, magiging pangit ka! Isusumpa kita! At mula sa araw na ito, tuwing gagawa ka ng masama, unti-unting tutubo ang sungay sa iyong mga ngipin! May sungay. Isang ngipin. Ginawang elepante ah. Dito tutubo yung sungay o isang ngipin. Nagulat si Juanito, ngunit hindi niya pinansin ang babala ng matanda. Pagbalik sa kanilang bayan, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang masamang ugali, Papa Jepoy. Nananakit siya sa mga hayop. Nanlilin lang sa mga bata. Nako, masamahin sa probinsya. Oo. Sa gubat, yung mapanakit sa hayop. Oo, sinasaktan niya yung hayop. Talagang pinaniniwalaan niya na ikay mapaparusahan. At lagi siyang nagagalit, Papa Jepoy. Sa bawat masamang gawa na ginagawa ni Juanito, unti-unting lumilitaw ang maliit na sungay sa kanyang ulo, Papa Jepoy. Hindi nagtagal ay napansin ng mga taong bayan na may tumutubong sungay sa ulo ni Juanito. Ngayon tinutukso siya ng kanyang mga kaibigan at ang mga tao sa kanilang bayan. So ang nangyari, Papa Jepoy, yun na nga, dahil tinubuan siya ng sungay at ang kanyang mga kabayan, medyo natakot dun sa pagmumukha niya, Papa Jeff, yung itsura niya. Nakakatakot kasi nga may sungay na siya. Hindi pangkaraniwang. At sa wakas, Papa Jeff, itong si Juanito, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Kasi hindi siya naniwala doon sa matanda, di ba? Oo. Pinarusahan siya. Naalala niya ang... Sinabihan siya magbago, hindi siya nagbago. Hindi siya nagbago. Ang problema pa nun, sinasaktan niya yung mga hayop. Hayop. Oo. Tapos ngayon, hindi lang mga hayop, pati yung mga kapwa-tao. Kaya naalala niya yung babala ng matandang ikantada at naisip niyang dapat na siyang magbago. At sa wakas nga, napagtanto ni Juanito yung pagkakamali niya, naalala niya yung sinasabi nung ikantada.
at naisip niyang dapat na siyang magbago. At nagsimula na siyang humingi ng tawad sa mga taong kanyang nasaktan, Papa Jepoy. At muli na siyang masunurin. At muli siyang bumalik doon sa, ano, Papa Jepoy? Doon sa matandang babae. Ano daw solusyon para mawala na yung sungay? Oo. Ngayon, may niregalo yung ano sa kanya. Engkantada. Ano? Pagbukas niya, oh. Liha. Liha at saka ano. May liha at saka yung ano, malapad, Papa Jepoy. Nakita niyo? Lagare? Makita. Ah, alako. Grinder? Makita yung brand. Akala ko ano, Inko? Inko. Ayun, habang siya ay patuloy na gumagawa ng mabuti, unti-unting lumiliit ang kanyang sungay hanggang sa tuluyan na itong nawala, Papa Jepoy. Ah. Mula noon, si Juanito ay naging isang mabuting bata. Minahal ng mga tao at muling tinanggap sa kanilang bayan. At ang alamat na ito ay nagtuturo na ang masamang pag-uugali ay masamang ay may masamang kahihinatnan, Papa Jepoy. At ang pagiging mabuti ay magdudulot ng pagmamahal at pagtanggap mula sa ibang tao. Ipinaalala rin nito na palaging may pagkakataon para magbago at iwasto ang ating mga pagkakamali. Ah, grabe. Ganda. Iba talaga what? Pag ano no, fine arts. Saan ka graduate? Fine arts? Sa ano, Papa Jepoy? Sa Clark Air Base. Iba talaga pag fine arts ka, no? Yung, alam mo yung hagod ng kamay na pag nagdo-drawing ka, galing din talaga, no? Tingin? Ang kalabaw, may sungay, yung tinubuan ng sungay. Yung pasaway. Yung pinarusahan dahil pasaway, pinatubuan ng sungay. Patingin niya. Oo. Oh, ayan na siya. Si Hellboy yan ah! Naputol na yung sungay yan. Nagpakabait na siya eh. Bakit ganyan yung sungay? Parang goggles. Ang laki na sungay yan. Naputol. Ayun yung sungay niya oh. Pangil. Yan yung si Juanito. Parang kamukha ko. Teka. Nasaan yung pangil mo? Parang kamukha ko ah. Ganda ng drawing, diba? Barangay LS 97.1 Forever Number 1.